Andoy nagalag Chaong Quezon sa National Center. Tara po. Dok, marami po kasi tayong nakasubaybay sa ating programa. Ipaliwanag nyo nga po, hindi po ba yung maganda potential na gawin nating layer? Actually, ito kasi yung project na to, tinitingnan natin yung pag-combine ng ating mga na-purified na mga native chicken. Meron tayong Parawakan, Banaba, at Puloano. So, ito, na-purify na natin. Kaya natin paramihin yung bawat breed niya. So, ngayon, tinitingnan natin yung magandang kombinasyon kung i-cross natin sila sa bawat isa. So, ito, under experiment pa ngayon. Nakikita natin na may nakukuha pala silang bigor once na pinag-cross mo sila. Mas napapalaki natin yung itlog na produce nila. At ang maganda doon, nagiging bigor sila. Yan, nakita mo, parang ma-ano sila. Kasi nga, siguro doon sa paggawa natin ng process. Sa sistema na to, makikita natin ano ba yung magandang kombinasyon among sa mga native na may potential siya na ma-improve yung kanyang lahi sa pamamagitan ng crossbred among sa mga native chicken natin. Na maganda nga na purong native siya, hindi tayo gumamit ng ibang lahi. Ito nga po, ito pong itlog na ito, kumpara natin doon sa mga native natin sa probinsya. Ito po, native po siyang ano, pero malalaki po siya yung na-purify nila. Kaya ito po, pang alternatibo na po natin ito sa mga white leghorn na nabibili natin itlog. Organic pa. Yun po ang masarap. Tungkol naman dito sa mga ganitong kulay, ano po ba ang mga estrenyo itong mga ganitong bulik na to? So itong bulik na to, cross natin yung Huloano at Parawakan. So yung Parawakan natin, meron tayong dinevelop na mottled ang tawag dyan, na spangled yata sa mananabunggo. So ayun, lumalabas pa rin sa kanila sa crossbreeding. So nakikita natin na pag pinacross mo sila, na iba-iba yung kanilang kulay. Pero ang maganda nga, yung production nila, paglaki, baka na-improve natin through this kind ng sistema ng pag-cross. So ito yung mga pure lines natin, mga standard breeds, mga imported yun. Na mga pure lines na dinevelop ng ibang bansa. May white rat tayo, may black astolor, may Rhode Island, may barfly mountain, at saka New Hampshire. Sila yung mga pure lines na dinevelop ng western na maybe yan yung pinanggalingan ng mga commercial hybrid natin ngayon. So the same na nga, so malalaking tingnan, malalaki yung ano nila. And then, ito, gagamit din namin yung trap nest para matingnan din yung production nila sa itlog. Dok, dumako naman po tayo dito sa mga intake. Marami po kasi nagtatanong sa amin, paano raw po bang nalalaman na sa kapipisa lang yung lalaki at babae sa intake? So sa itik, nalalaman talaga pag tingin ng kanilang sex organ doon sa kanilang kloakal o sa pwet nila. So tinitingnan mo lang kung may ari ng lalaki, edi lalaki yon. Kung wala, edi tiyatawag natin iyon ang babae. Pero dito nga sa breed na dinevelop natin na itik Pinas, ang maganda sa kanya, lahat ng anak niyang brown, babae na yon. Lahat ng anak niyang itim ay lalaki yon. Ang ari ng lalaki. Ito ba? Ito yung babae. Okay po, maraming salamat po. Ito nga po pala si Dr. Rene Santiago, Center Chief ng National Swine Poultry Research Development Center. Dok, maraming salamat po sa inyong pag-daya sa amin dito. Salamat ka, Alex. Ito po si Alex Briones para sa Kabukiran.